kasama naman natin ng live na live dito po sa studio ang napakaganda at kaibigan po natin sa programa. Wala pong iba kundi si Doc Joanne Rifarial. Doc, magandang hapon. Hello, good afternoon siyang Ami. Good afternoon kay Chris at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Good afternoon sa lahat. Ayan, Chris, napag-usapan natin na ang concern mo ngayon ay yung mental well-being mo. Tama ba ako? Yes po, ma'am. Oo, nagkaroon siya, Doc, kasi ng trauma. Ngayon, na-experience niya yung depression. Of course, ngayon, after almost 2 years, nagsisink-in na ngayon kay Chris na ito yung epekto ng nangyari sa kanyang first love. Paano ba niya ito pwedeng i-handle para matulungan natin si Chris? So, I would like to say, Chiang Ami, no, at saka kay Chris, na ang lahat ng emotions ni Chris, in fact, Chiang Ami, ay very valid. No? Chris, ito ay totoo. Ito ay hindi lang gawa-gawa or arte-arte lamang. At mas maganda, tandaan natin, ang healing, Chiang Ami, maaaring nag-slowly, nag-move forward na si Chris, but yung healing talaga, it may take some time. Mm-hmm. Proseso siya, Chris, at hindi natin kailangan siyang madaliin. Sometimes, Chiang Ami, umaabot ng years bago talaga natin... Ay, totoo yan. Totally marireach natin, no, yung point of acceptance. Yung acceptance, Chiang Ami, part kasi siya sa tinatawag natin na grieving process. Mm-hmm. Kasi parang ito, very significant kasi, tama ba, Chris? Very significant kasi first girlfriend, tapos yung lalaki pa ay kababata niya. Yes. At nakikita pa niya. Nakikita mo sila sa araw-araw, Chris, tama ba? Yes po, ma'am. Kada pasok ko po yung eskwelahan. Kasi po yung eskwelahan ko po kasi Antipolo Colleges eh. Oo. Tapos sila po sa Pantera. So nagkikita kayo? Yes po. Ay, ikaw ba ang umiiwas o sila ang umiiwas sa'yo? Ako po eh. Dahil nga sa ayaw na rin niyang masaktan. Correct. And part yun. Normal, in fact, yung Chris, yung ginagawa natin na parang tayo ay nag-avoid. Kasi pag tayo ay natutraumatized, Chiang Ami, meron tayong tinatawag, Chris, na avoidance. Ina-avoid natin yung mga situations, experiences, people, places na nagpapaalala sa atin, Chiang Ami. Kaya ako, hanga ako kay Chris. Kasi towards healing kasi, Chiang Ami, in fact, yung mga steps, nasimulan na niya. Yes, oo. Doon natin i-highlight. No, may mga wins na rin naman. Yes! May mga panalong moment ka na, Chris. Kumbaga, mas pinakita mo you're the better person. Correct. Mas educated ka. Mas pinakinggan mo yung payo ng mga magulang mo. Sinunod mo sila. So, kitang-kita, yes, malinaw yung pagkakaiba mo doon sa pinili. So, parang hindi mo deserve talaga, 'di ba? And painful talaga 'yon. Mm-hmm. Kaya ang ano, Chris, ang payo also is for us to go through the healing process. I-feel lang natin. Sometimes may mga good days, Chiang Ami, na parang we are okay, but i-acknowledge din natin, Chris, na sometimes may mga not so good days kasi may mga memory Yung memory is still there, yung scar, no, yung from what happened, nandiyan pa rin. And it may take some time, but ang maganda lang kay Chris is nag-engage siya in positive or healthy coping strategies, Chiang Ami. Kailangan i-highlight natin yon. At kung pwede, Chris, na ipagpatuloy yon, like yung expressing the pain, mm-hmm, the emotions through songs, yung pagsusulat niya pala, ng tula. Mm-hmm. Tula, or kung essay, or mag-journal. Kung artistic siya, drawing or music. Pwede also. And siguro lang, Chiang Ami, because of the mention na medyo pag sometimes mababa ang kanyang mood. Yung kanyang self-esteem din. And anxious also. Anxious. Ang question ko siguro, Chiang Ami, if I may, is kamusta siya ngayon? Kamusta ka, Chris, in terms of, kasi parang 19, so baka student. So ang concern ko is kamusta as you move forward sa situation, sa breakup, kamusta yung pag-aaral? Oo, naapektuhan ba yung pag-aaral mo, Chris? Chris? Sa ngayon po, hello po? Oo yan, sige, narinig ka namin. Sa ngayon po, actually, okay naman na po. Pero nung time po kasi nung kami, as in po talaga buong effort time, wala, nasa kanya po talaga, kaysa bumagsak po talaga ako sa lahat ng subjects na nun. Pero ngayon po, okay naman na po lahat po. Oo, kasi na-realize mo na hindi na siya ang priority mo. So bumalik ka dun sa priority mo, which is yung pag-aaral, That's cool. Is another winning moment para sa'yo, Chris. Yes po. Yes, very good ka doon. Very good. At also, Chiang Ami, sometimes nakakalimutan natin, no? Because sa healing also, kailangan we also give
i-prioritize ang ating sarili. Yun sometimes kasi nakakalimutan. Like for example, no, as a healthy way of coping. Chris, kung ano man yung mga interests mo na iba, na hopefully ay makakatulong siya sa pag-move forward, no, sa healing. Like for example, ano ba yung... Kasi sometimes sa sobrang preoccupied natin doon sa ating ex-girlfriend, nakakalimutan natin yung mga bagay na nagpapasaya sa atin. For example, Chang Ami, ha? Kasi hindi na-mention, no, kung kamusta ba siya ngayon. Kaya ba niya to go out with friends niya na iba? Ibang set of friends. Kaya mo ba daw, Chris, na lumabas na ibang set of friends naman? Hindi itong common friends ninyo, yes, nung kayo ay mag-girlfriend pa? Actually, ma'am, meron po kaming grupo ngayon, ma'am, na ano, tumutulong na po, na tumutulong rin po kami sa kapwa. Mga kabataan din po kami. Oh, very good. Oo. Yes, maganda yun, Chang Ami, kasi chino-channel ni Chris ngayon yung kanyang emotions to something na productive, no? Yung sabi nga niya na tumutulong sila, nagbo-volunteer work sila. That is very good kasi parang it gives us that si Chris, binibigyan siya ng parang sense of accomplishment, yeah, na kahit na matindi yung heartbreak, yung pinagdaanan natin is meron pa rin siya ng mga wins, mga victories pa rin through volunteering, yung sinabi niya kanina, na tumutulong sila sa iba. And support system, Chris, is very important sa panahon ngayon. Kasi again, mas maganda to regain that trust. Yun kasi ang nawala, Chang Ami pala. Yung trust. Yung trust, doon nagkaroon ng issue eh. Yun in fact yung conflict dito, na-breach yung trust. At hindi lang doon sa kanyang ex-girlfriend, pati sa kanyang kaibigan. Friend. Dalawa kasi kababata. Kaya medyo mabigat talaga siya. Mm-hmm. Kaya it may take some time talaga, Chris, para maibalik natin yung trust Chang Ami. Hindi sa, ano, sa kanila, but of course, trust sa other people. Sa ibang tao. Chris, sa ngayon, paano ka sinusuportahan emotionally ng iyong pamilya, ng nanay at tatay mo? Paano? Sa ngayon po, ano po, May mga pinapakilala po sa akin sila, mama, na kaibigan, bago pong kaibigan, mga anak po ng mga kababata rin po nila. Cute naman ni mama at papa, no? Nag-e-effort sila. Very supportive. Parang nga naman daw makakilala ka, sabi nga nila, ng other fish in the ocean. Parang ganyan. Good job naman din si mama at papa mo doon. Kahanga-hanga din naman, di ba? Na ganun ang support na binigay nila sa'yo, Chris. Kumbaga, nasa tamang landas ka. Huwag ka lang doon sa landas na maninigarilyo ka, malalasing ka, kasi alam mo naman kung anong epekto nun sa'yo, di ba? Magkakasakit ka lang, bababa ang immune system mo. At magkakaroon siyang may effect sa decision-making Decision-making mo. Huwag na yun. Maari, ha, Chris? At saka Chang Ami, maganda also na growth kasi siya eh. Magdadagdag sa kanyang growth as a person, as an individual. Kasi bata pa siya. Mm-hmm. I'm sure marami pa siyang mga similar na mga experiences in the future. Maaring hindi sa friend, kahit sa pagkawala ng trust sa katrabaho, sa kasama sa community, mga ganun, no, na other ways na pwedeng mawala ang trust, hindi lang sa girlfriend, but sa mga iba pang tao. Mas maganda, tanungin natin si Chris kung meron na ba siyang ganun na reflection, kung ano kaya ang lessons learned niya. Ano bang mga natutunan mo dito sa relasyon mo, Chris? Or sa experience? Ang natutunan ko pong isang bagay sa relationship ko, ma'am, huwag mong ibubuhos lahat ng pagmamahal mo, ng tiwala mo sa taong hindi kayang i-appreciate yung ikaw, sarili mo. Pero sana din, huwag ito maging dahilan hadlang. Para, or hadlang na parang magsa-stop na magsa-stop ka na kasi unfair naman dun sa next person na makikilala mo din. Kumbaga, at least alam mo na ngayon, medyo kumbaga sa kotse, sa sasakyan, alam mo na na pag pinatakbo ng mabilis, mababangga ka. So ano ba yung speed, yes, na dapat chill lang tayo, relax lang, at alam mong hindi, yes, ka makaaksidente, doon ka lang muna. Correct, Chris. Chang Ami. At kung hindi pa siya ready sa ngayon, kasi na-mention na kanya, di ba, na hindi siya dating ngayon. Chris, okay lang yun. Kasi hindi din kailangan siya, Chang Ami, na pag... Naman ikaw like ready. Like yung mga nirireto ng kanyang mommy. Ready ka na ba na makipag-date, Chris? Hindi po.
Oo. So ikaw din yan, okay lang din yun. Ikaw lang din ang magdidesisyon yan. Alam mo yung anak kong panganay, 27, na heartbroken din yun. So syempre, sabi ko sa kanya, Chris, bilang nanay, ang sabi ko naman ay, anak, okay lang yan, maramdaman mo yung ganyan, pero sana anak, wag mong tatambayan. Correct. Dadaanan mo lang. Kasi tama ka, Chris, eh. Meron kang mga learnings, yes. Di ba? May mga natutunan ka, may lesson, may learnings. Yun ang babaunin mo to the next chapter ng buhay mo. Malay mo, pag nasa 22 ka na or 25, yun yung mas ready ka na to get into a relationship and no pressure. Pero ikaw, kamusta ngayon yung kalagayan mo, yung kalusugan mo? Kasi yun din, syempre, ang concern natin. Huwag mong pababayaan yung sarili mo. Sa ngayon po, sa kalusugan ko po, hindi po siya okay. Bakit? Nung nakaroon po kasi nagkaroon po ako ng findings ng doktor na bumaba po yung potassium ko. Nagkaroon po ako ng ulcer, tas yung appendicitis ko rin po. Ah, kasi nga hindi ka nakakakain. May time ba na ganoon, Chris, na nawalan ka ng ganang kumain? Ngayon po. Ngayon, nandyan daw siya sa stage na yan ngayon. Yes, kasi maaari kasi yung stress, yung pag-iisip, magmamanifest siya physically. Doon nag-manifest nga. Kaya ang always ang reminder namin siyang amin, self-care. Yeah, very importante yan, Chris, ang self-care. And self-love. Kasi paano tayo makakapag-love na ibang tao kung tayo mismo siyang amin, medyo hindi pa puno, no? Hindi pa puno ang ating cups or medyo kulang pa. So, Chris, mas maganda ang payo is take good care of your health. Number one, kung kaya maganda ang tulog, get yung quality na tulog. Kamusta ang tulog mo, Chris, sa ngayon? Pa? Ang tulog, kamusta ang tulog mo? Hindi rin po ako hindi rin po maganda yung tulog ko, ma'am. Ayun, yung tulog din ang problema. Ang mahirap din talaga pag marami kang iniisip tapos pinipilit mong matulog, parang lalo kang hindi makatulog. Yes. No, tama ba, Chris? Yes po. Kaya kailangan aantayin mo talaga yung punto kung kailan yung iyong isip at katawan ay nag-a-agree na sila ay magpapahinga na. Di ba? Kailangan yun. At ano, Chris, no, makakatulong din siguro movement, Chang Ami, very important para makatulong para mas better ang kanyang sleep sa gabi. Exercise. Chris, kaya mo ba exercise kahit maglakad-lakad? Sports, basketball. Yeah. Para mapagod ka, tapos makakatulog ka na. Yun ay ilang mga tips lang naman na maaari mong gawin, Chris. Yes po. Pero syempre, ngayong nandiyan ka na sa ospital at nagpapa-check up ka, di ba? Mahalaga na mapakinggan mo din kung ano yung payo na ibibigay ng doktor sa'yo, sa nutrition mo, sa pagkain mo, sa pagtulog mo. Importante na maalagaan mo din yung katawan mo kasi deserve nung susunod mong makikilala na buong-buo si Chris. Malusog ang puso at isip at katawan, di ba? Gusto mo yon, Chris? Yes po. So yun ang goal natin ngayon, ha? At yung ready na siya. Ready na. No pressure, Chris. Huwag mong madaliin din. Ay, tanong ka pa ba kay Doktora, Chris? So far, wala naman na po. Pero, Chami? Opo. Excuse me po. Opo, sige lang po. Your excuse. Ask ko lang po sana kung pwede pong magpa-shoutout. Ay, oo naman. Anong ilang shoutout mo? Sino ba yung mga gusto mo i-shoutout? Go ahead, Chris. Shoutout sa True Brown Style, Rese, sa La Familia Saint Martha Hood, sa La Familia Recto, kay OG Kiko, kay OG Mice, kay Dreads, kay Crazy John, kay Uno, kay Push Uno, kay Flight 2, kay Tres Luwak at kay 4G. Yun lang po. Ay, kita mo ang daming kaibigan ni Chris, Doktora, na nakasuporta sa kanya. Correct. So, hindi shout out. Yes, hindi which is very good. You're on the right track. Ay, naku, maraming salamat, Doka. Subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.